seriously speaking, English ulit ko na, nakakadalawa na galing ako. Galing mo ah. Very good po ya. Nakakadalawa na ako, may utang ka na sa akin dalawa. Yan yung ano eh, sa mapapansin ko ngayon, yan yung nakalimutan ng mga, rektahin ko na, ng mga kabataan ngayon. Mga kababaihan, kalalakihan. Kasi inuuna nila yung kumbaga, ano yung masyadong, ano, mapanibugbo. Di ba? Mga nagmamadali. Nagpapamilya agad, nag-asawa. Let's say, nagjijowa-jowa. Siyempre, hindi mag-asawa na buntis. Tapos, siyempre, hindi nakapagtapos. Walang alam na diskarte sa buhay. Sa naasa? Sa magulang. Huli na natin yung magulang. Let's say, sa nakabuntis. Eh kung yung nakabuntis, wala rin. Oo nga. Sino magsasuffer? Kamusta naman trabaho, ma'am? Okay naman. Hindi naman pagod. Sakto lang. Sakto lang. Ano lang, bare minimum lang kuya, di naman ako tagapagmana. Chill-chill lang, no? Oo, di naman tayo. Huwag mong masyadong galingan. Sabi nga, baka ipagawa sa'yo lahat. Oo. Lalo na pag hindi naman sa'yo mapupunta yung kumpanya. Oh, hindi ka naman tagapagmana, bakit mo usayan? Yan ba na lang? Trabahong panapat lang sa sahod. So, pauwi ka na yan, ma'am? Yes, kuya. Pwede magtanong? Ano po yun? Single or double or taken? Single. Huwag ka naman hiya, ma'am. Yung totoo. Totoo yun. Bakit pero may nakakahiya? Na ano? Na single lang. Uy! Malay mo, sa mga viewers ko, nandun pala yung magiging ka-double mo. Sa mga followers ko, di ba? Bakit? Bakit walang panahon sa love life? Inuna yung sarili. Nasobrahan sa pagsarili. Nakalimutan ng lumabas. Bakit? Ano ba mga hilig mo? Ano ba mga trip mo sa buhay? At wala kang panahon sa love life? Mahilig ko mag-travel. And... travel? Ayan, sa ibang bansa, dito sa Pilipinas. Basta ganda, kuya, kung sa ibang bansa, para maganda sa Facebook. Maganda pang post, no? Maganda pang IG. Maganda pang IG mo, ang sosyal, ganyan. Ang mayaman. Mayamanin. Eh, di ano ka pala, high maintenance ka pala, pagka ganun. Hindi, kuya. Ano lang, nagpapanggap lang naman ako. Ang may tawag dyan eh, ano ba yun? Bahala na kung ano tawag doon. Basta social nagpapanggap climber. Ka. Kuya, yung social climber ha? Iba naman yung social climber sa kumbaga, hindi ka naman social climber, kumbaga ini-enjoy mo lang, pinapakita mo lang kung ano yung mga nagagawa mo sa pera mo. Yes, diba? Yan. Pinaghirapan mo yun, so deserve mo na i-treat yung sarili mo. Yeah. Teka, matanong ko lang madam, ba't wala kang jowa ngayon? Kasi nga, kuya. Ilan taong ka na ba? 27. Uy, batang-bata. Bata pa ba yun? Malapit na umuwala sa kalendaryo. Oh, kalabaw lang ang tumatanda. Wala kang boyfriend ngayon, pero dati nagkaroon ka na halimbawa. Boyfriend, syempre, 27 ka na. Imposible naman di mo naranasang ma-inlove. Nagkaroon na ano nung boyfriend, pero nung high school, so kit-kit lang yan. Ano yun, parang puppy love? Oo, ganun. Hindi na puppy love pag high school, ang puppy love pag elementary. Pagka ganun ano, high school, dog love na yun. Gago! Pag college ko yung carabao love na yun, malaki na yun eh. Ano nangyari, ano nangyari? Curious ako. Ano lang yun kuya, parang... Siyempre, high school ka, ganyan. So, parang usay kong mag-boyfriend-boyfriend yan. Ah, kumbaga, ano, dahil sa curiosity, ano ba yung feeling may boyfriend, feeling may jowa? Pero tumagal naman kami hanggang college. Oo, tumagal kayo hanggang college? Yes. Alam niya? Sana, natarat alam naman niya. Nakakayaan naman sa akin kung hindi. Yung may boyfriend ka, pero hindi niya alam, ikaw lang nakakaalam. Tapos tumagal kami ng college, sana naman alam niya. Minahal mo? Oo naman, kahit cute. Kahit?
kahit cute-cute lang. Oh, cute-cute lang. Ah. Friends naman kami hanggang ngayon. Okay. So, wala nang ano, wala nang muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Parang ganun, wala na? Wala na, kuya. Kasi cute lang yun. Saka may girlfriend na ba? Cute naman kami ng girlfriend niya. So, good lang. Cute-cute okay. lang. Okay. Siya yung ano, first boyfriend mo? Yes, siya yung first. Saka... sa ngayon, last. Siya na rin yung last? Sa ngayon, kuya. Siyempre kasi wala naman akong boyfriend. Isa pa lang pero, talaga. Simula-simula, isa pa lang talaga naging boyfriend mo, siya pa lang. Ah, siya pa lang. Wow. Curious lang ha, siyempre. High school to college, ano, first everything, ganon? Hindi naman. Ah. Okay, so, proud si ma'am. Hindi naman daw. Ah, hindi naman. Basta first love lang. Ah, first love lang siya. Ah. Kasi cute lang talaga yon. Minahal mo? Oo, kuya. Siyempre, di naman tayo papasok sa relasyon yung di natin mahal. Bad naman yun. Nung kahit time na cute. Naging kayo, siya lang. Siyempre. Pero nung time na naging kayo, ikaw lang kaya? Sana naman. Hindi sigurado. Ano yung 50-50? Kasi proud naman ako sabihin na naging ex ko sa'yo eh. Tapos mamaya malaman ko, hindi lang pala ako. May kamansari. Yung pag nag-my day ka, may aangkin. Uy, ma'am, boyfriend ko yan. Anong trabaho mo nga pala dyan, ma'am? Ako ay isang... ano, kuya? Ano? Document specialist at saka video editor. Wow, video editor! So, magaling ka rin mag-edit ng pics. Nang? Ng mga photos, ganon. Ah, photos. Marunong ka rin. Kuya, kasi graduate naman ako ng multimedia. So, wow! Naman. Kung di mo natatanong, ma'am, isa akong ano, amateur freelance photographer. Ay, wow! Talaga ba? Opo. Yun lang ang hindi ako masyadong marunong mag-picture. More on ano naman ako, events like motor show, car show, prenup, debut, binyag. Ay, kung nag-prenup ka din talaga, kuya? Oo. Aray. Dami ka palang agenda sa life. Kailangan, ma'am, kumakain ako araw-araw, tsaka gumagastos tayo. Baboy. Ito naman. Oo. Mahal pa naman. Siyempre, na-relationship din tayo. Hindi pwedeng wala tayong trabaho. Oo nga. Ano susustento natin sa buhay natin, tsaka sa jowa natin, kapag kaganyan, wala tayong trabaho. Dapat, kuya, yung jowa, susustento niya yung sarili ito. Nag-aaral pa kasi. Ah, nag-aaral pa. Kita, kumbaga, siyempre, give and take, di ba? Kung kaya ko ngayon, why not? Pag kaya niya na, di bawi na lang siya. Oo nga, give and take naman. Kaya nga tayo tinawag na partner, di ba? Pag nasa baba yung isa, tulak mo pataas o hilahin mo pataas. True naman, true. Tulungan. Pag uwi mo ng bahay niya, ano nang gagawin mo ngayon? Ano, magpapanggap na nagtatrabaho ulit. Kasi ang shift ko hanggang 7 pa eh. Wala, nag-cutting ka. Nagsabi naman ako, sabi ko, tatrabaho ulit ako sa bahay. Pero, ano lang, M-M-M lang. Bubuksan mo lang yung laptop. Galaw-galawin mo lang yung mouse para di mamatay, ganyan. Tapos picture na, kunyari may ginagawa. Yung pala, nagsiselfone. So far, wala ka man niligaw sa trabaho nyo? Kuya, sa team namin, ilan lang kami. Parang lima lang kami sa team namin. Puro babae? Tatlo lang yung lalaki, tapos yung dalawa, hindi pa ako sure. Ah, hindi pa sure kung lalaki? Oo eh. Pero walang ano, walang nag-attempt manligaw? Wala. Nice! Baka naman ano, baka naman terror ka, kaya ayaw ka nilang ligawan, natatakot sa'yo. Hindi, ako pa. Hindi ka masungit. Hindi ka masungit. Sinlang akong tao. Mabait kang tao. Oo, sinlang ako. Chill ka lang. So kung kayo manligaw sa'yo sa mga trabaho mo, eh, hindi nakasagot. Kasi paano naman niligaw kung hindi naman sila sure? Oh, loading. Hindi sila sure kung, hindi ako sure kung talaki sila. Hindi ko sure, baka pareho kami ng bet. O, paano naman yun? Ano ba standards mo sa lalaki? Mataas ba? Kuya, kilala mo yung Koreanong... Sino?
Kilala mo yung BTS? Naku, isa pa to sa pan ng BTS. Naku. Wala yun, ma'am. Hindi ka makakaalam ng Pinoy na ganun. BTS talaga makukuha mo pag ganun. Yun sana yung standard eh. Ah, yun yung standard. Taas. Taas ba? Taas yun, ma'am. Kailangan Koreano. Marunong kumanta, marunong sumayaw. Pogi. Siyempre, BTS, matik, mayaman, di ba? Ay, pala na yung yaman. Ay, hindi. Kailangan pala yung yaman kasi pagod na ako mag-work. Ah, pangarap mo maging housewife. Ako lang po yan. Pwede mo na mag-work, pero sana mas mayaman siya para chill lang din yung lahat yung work ko. Para, ano, mas yumaman, di ba? Mas gumanda yung buhay. Better future starts now. English yun, no? Wow! Okay din yung ginagawa mo. Kumbaga, trabaho muna, ipon, di ba? Bago pumasok sa pakikipag-relasyon. Siyempre, dapat kaya ko yung sarili ko bago pumasok sa relasyon. Yan, yan yung tama. Alam mo ba, madam, seriously speaking, English ulit yun, ha? Nakakadalawa na ako. Galing mo, ha? Very good, kuya. Nakakadalawa na ako. May utang ka na sa akin, dalawa. Yan yung ano, eh. Sa mapapansin ko ngayon, yan yung nakalimutan ng mga rektahin ko na ng mga kabataan ngayon. Mga kababaihan, kalalakihan. Kasi inuuna nila yung kumbaga ano yung masyadong ano? Mapanibugbo. Di ba? Mga nagmamadali. Nagpapamilya agad, nag-asawa. Let's say, nagjo-jowa-jowa. Sabihin natin yung mag-asawa na buntis. Tapos, siyempre, hindi nakapagtapos. Walang alam na diskarte sa buhay. Sa naasa? Sa magulang. Huli na natin yung magulang. Let's say, sa nakabuntis. Eh, kung yung nakabuntis, wala rin. Oo nga. Sino magsasuffer? Sila. Yung bata. Kawawa, di ba? O, yun nga, kuya. Ang hirap kaya ng buhay ngayon. Mahal-mahal ng excusing. Iba kasi pag yung ano eh, para sa akin ha, iba kasi sa akin pag yung babae, yung strong woman. Iba din ngayon. Eh, ano pala? Mali yung English ko. Independent woman. Independent. May trabaho. Kaya mali yung English ha. Minus one yun ha. Oo. May trabaho. May natapos. Kaya yung sarili. Kaya yung sarili. Kaya kung kayo sa sariling paa. Kasi hindi naman tayo pwedeng tumayo sa kamay. Yan sila. Pagkayan, na-disgrasya mo, na-disgrasya ng jowa, naanakan, iniwan. Naku! Tatawa lang yan. Malulugmok yan saglit. Pero babangon ulit yan. Kasi kaya niya yung sarili niya. Kasi may susuporta siya dun sa anak niya. Diba? Tama naman ako, diba? Tama naman, kuya. Pero kung wala, ayun. Aasa sa boyfriend, sa jowa, sa nakabuntis, eh wala. Kanino tatakbo? Magulang. Siyempre, matitiis ba naman ang magulang? Oo, oh, yun din. Diba? Hindi. Ay, nako. Sana, mga kabataan ngayon, kababaihan, kalalakihan, ano, kumbaga, ano muna eh, gawin mo nang stable yung sarili, stable sa buhay, sa lahat ng bagay, financially, lahat. Diba? Unang-una, importante yan, financially, lagi kailangan stable financial, ka. Lagi yung kuya, siyempre, ang hirap talaga mabuhay ngayon, no? Oo. Kumbaga, hindi ka man nakatapos, may diskarte ka sa buhay, may pinagkakakitaan ka, source of income, at alam mong kaya mo na, pwede nang pumasok sa ganyan. Oo, kasi siyempre, di ba, kuya, may batang didepende sa'yo, eh. Oo. So, paano yun pag wala ka? Paano na lang yung bata? Wala, kawawa. Bata magsasuffer. Diba?